Justin Brownlee para sa bayan at former Ginebra player gustong ibalik sa Ginebra. Sino naman kaya yan? Ito ang si Justin Brownlee, mga chong, ang pinaka-busy na import ngayon ng PBA. Last conference ay nadala niya ang Ginebra sa finals at agad na dumiretso para sa Southeast Asian Games, kung saan naman niya tinulungan ang ating national team na mabawi ang gintong medalya. Ngayon ay tinutulungan nito ang Gilas Pilipinas sa Europe bilang parte ng preparation nila sa paparating na FIBA World Cup. Unang laro nga nila ay hindi naging maganda ang performance ni Brownlee kontra Estonia dahil nakapagtala lang ito ng 9 points at nag-cramps ang kanyang binte. At nang dahil nga dyan ay pinutaktinga si Brownlee ng hate comments at sinasabing matanda na ito at mas maganda daw na si Jordan Clarkson ang maglaro sa FIBA World Cup dahil NBA caliber. Pero alam naman nating lahat na agad naman na bumabawi si Brownlee once na hindi naging maganda ang kanyang performance. Once nga na matapos ang preparation ng Gilas para sa FIBA World Cup, ay hindi pa nga rin tapos si Brownlee dahil rerekta naman ito na maglaro para sa Barangay Ginebra sa Ligang East Asia Super League, kung saan hindi nga basta-bastang kupunan ang kanilang makakaharap dyan. At magkakaroon nga ng rematch ang Ginebra at Bay Area Dragons. At the same time ay makakaharap din ni Justin Brownlee ang kanyang rivalry import na si Allen Durham. Hindi pa nga rin magtatapos dyan ang stint ni Brownlee dahil diretso naman ito sa PBA para maglaro sa paparating na Commissioner's Cup. Grabe nga ang schedule ni Justin Brownlee. Malayong-malayo sa sinasabi ng mga haters na matanda na dahil wala nga itong pahinga at gustong-gusto nga nito ang kanyang ginagawa. Para sa akin, mga chong, ay si Brownlee talaga ang GOAT import sa PBA. Bibihira nga lang yan sa isang import dahil once nga na makatanggap ang mga ito ng mas malaking offer sa ibang bansa, ay agad na alis. Hindi gaya ni Justin Brownlee nag-i-stick sa Ginebra kahit pa napakadaming big offer na lumalapit sa kanya. At mas pinipili pa rin ito na maglaro sa Barangay Ginebra na nagbigay sa kanya ng opportunity at sa ating national team na Gilas Pilipinas. Former Ginebra player, gustong ibalik sa Ginebra. Ngayong BBA on tour nga, mga chong, ay ang focus nga ng Ginebra ay more on developmental. Gusto nga nilang ma-improve ang kanilang koponan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga bench players para makatulong sa kanilang mga core players pagpasok ng regular season. Ang plano nga ng Ginebra coaching staff ay mas palawakin ang kanilang player rotation. At para ma-achieve yan, ay kinakailangan nga nilang i-improve ang kanilang second stringer o kumuha ng bagong player na pwedeng makatulong sa kanilang kuponan. Ayon nga sa mga source, ay meron ngang mga tinatarget ngayon ang Ginebra management na pwedeng kuhanin pagdating sa unrestricted free agency. At isa nga sa tinitingnan nila dyan ay itong kanilang former forward na si Arthur De La Cruz. Noong malaman nga ni Coach Tim na kasalukuyan ng unrestricted free agent si De La Cruz matapos itong hindi makakuha ng extension sa Northport, ay agad nga itong tumawag kay Al Francis Chua para i-consider na bigyan ng offer ang kanilang former forward. Pero mukhang hindi nga agad-agad mangyayari yan dahil gusto ngang tignan ng Ginebra management kung healthy pa ba si Art De La Cruz at kung kakayanin nito na maglaro nang matagal. Isa nga sa tinitingnan nila ay kung same pa rin ang situation ng nasabing forward. Kung pabalik-balik nga lang daw ang injury, ay baka hindi na nila ito ituloy. Kung matatandaan nyo, mga chong, na kahit injury nga si Art De La Cruz, ay kinuha nga ito noon ng Barangay Ginebra. Nag-antay nga sila ng matagal dahil sa napakalaki nga ng potensyal ng nasabing player. At naging maganda naman ang stint ni De La Cruz sa Ginebra. Perfect tandem nga sila noon ni Scottie Thompson. At yan nga ang gustong makita ni Coach Tim sakaling makuha nilang muli si Art De La Cruz. Para sa akin, mga chong, ay kung healthy ang nasabing forward, ay why not? Kuhanin nila itong si Art De La Cruz
Napakataas nga ng basketball IQ nito na bibihira sa isang player. At wala namang mawawala sa kanila dahil UFA nga ang nasabing forward. Pero kung injury na naman ito ngayon ay mas magandang wag na lang dahil hindi rin nila ito mapapakinabangan dahil sa pabalik-balik na injury. Sa ngayon nga mga chong ay tuloy-tuloy ang pagtingin ng Ginebra Management sa unrestricted free agency. At tingnan na lang natin ano ang mangyayari sa mga susunod na mga araw kung sino ang mabibingwit nila dyan.